morning, guys. Happy Sunday. So, kakagising ko lang, guys. And then, magbe-breakfast in bed ako ngayon. Kasi, after breakfast, gusto ko pang humiga ulit. So, parang ito lang kasi yung araw, guys, na makapagpahinga ka, hindi mo kailangan gumising ng maaga para papasok sa trabaho. So, ngayon, labas-labasin natin yung araw na wala kayong trabaho. So, magbe-breakfast lang kami, guys, and then higa-higa ulit, mag-cellphone. So, ang ganda, guys. Tinry kong gamitin yung remote ng tripod. Ang ganda niya kasi nandito na ako sa malayo, tapos pipindutin ko yung start ng camera o ng video. Ang ganda niya, guys. Gustong-gusto ko siya. So, tingnan nyo, guys. Ito pala yung higaan ko dito. So, nandito pa ako sa higaan ko. So, yan, guys. Nandito ako sa baba natulog, guys. Kasi alam mo naman yung buhay dito sa Macau. Masisikip yung bed. And hindi kami masikip pag kaming dalawa nandun sa bed. Kaya dito ako natutulog sa baba, guys. And then dito naman si Hani sa taas, guys. Tapos, akit lang ako sa taas, guys. Manggulo-gulo. Pero dito ako sa baba. Kasi, ayan, guys. Ayan. So, magtimpla na ako ng... Ang ganda ng tripod na ito, guys. Kasi pwede mo siyang galaw-galawin. O, na-adjust ko yung ano niya. So, magtimpla tayo ng kape, guys. At pag-breakfast. And pag mag-stop na akong mag-video, guys, ito rin, papindutin ko rin yan. Mag-stop. Try natin mag-stop. Uy, ba't hindi na-stop? Try natin. Baka ang taas pang stop. Hindi na-stop. Ba't hindi ba stop? Oo. Magtimpla na tayo ng kape, guys. Sa akin katapat. Sa yung baso ko, guys, na sobrang laki. Ito naman yung baso ni Honey, guys. So, ang breakfast namin ay tea and bread. So, maganda kasi itong green tea, guys, pang paano, pang pa-cleanse ng ano mo, ang patanggal ng mga cholesterol. So, nandito na rin pala sa loob, guys, yung aming thermos. So, yan yung thermos namin. Nandito sa loob. Bali, yung nasa labas is yung lutuan lang. Gusto mo na tea or kape? Coffee? Coffee. Okay. I want coffee, guys. Sana nag-coffee na lang din ako. Cheat day pa naman sana ngayon. Kasi Sunday. Huh? Cheat day ko pa naman sana ang Sunday. Thank you.
So, ito yung bread namin, guys. Gusto ko talaga ng plain bread lang, guys. So, ito yung kape ni Honey. Ano nga yung pinindot mo nag-stop? Yung malaking... Ha? Hmm? Yung malaking... Ano yung camera? Ba't hindi ko mapindot? So, wala na pala kaming ano guys, wala na kaming saging for bread. And, honey, let's eat breakfast, honey. Meron pa itong palaman yung palaman? Ayun, ang dami ko. Ito ba? So, ito na lang yung ipalaman ko, guys. Ay, wala nang laman. Ay, akala ko yung peanut butter. Ah, wala nang laman. No more palaman, guys. Oh my God. Ikaw na nakaubos yun. Ang purple. So, ganito talaga yung buhay ng OFW, guys. Bread? You want bread? Wala. Mahirap eh. Magkanaong na malay talo. Ha? Magkanaong. So, ang ganap namin ngayong araw, guys. Hindi kami lalabas. Ganito ang mga pizza, guys. Ano to? Tingbitay. Tingbitay to in Bisaya. Kasi sahod niya, shitty. Sahod ko naman, 20. So, 20 yung sahod ko, pero parang maaga ata yung sahod ko last night. So, ubos na yung sahod, guys. Ubos na yung, kumbaga, pag may sahod kasi kami, guys, nakaano na yan. Parang nakasiparet na yung budget sa allowance, yung budget sa savings, not savings. Magtiman lagi ka. Nakalimut ko eh. So, kapag hindi tingbitay, guys, anong Tagalog ng tingbitay? Alanganin. Alanganin? Kapag hindi tingbitay, guys, usually kapag Sunday, lumalabas kami.
Pumunta kami sa San Malo. Pagkatapusan kasi guys, di ba magkatapusan na ka ngayong February kasi yung month, yung date niya ano lang, kulang siya. So, ang bitay na itong ano. Bitay talaga. Maghintay pa sa sahod niya. At alam niyo pa guys na masaya ako kahapon. Dahil sa sinabi kong last week guys, namuntik ka na ako hindi makapag-renew dahil hindi kami mayroon kaming hindi na pagkasabuan ng amo ko. Kasi nga, alam naman natin ngayon, dito pala sa Macau guys, mayroon ng new minimum wage ng sahod ng mga DH dito. So mayroon kaming hindi na pagkasabuan ng amo ko na muntik talaga akong hindi mag-renew. So buti hinabol naman niya ako ng konti na kung gusto ko pa daw i-try. And nagiging hindi na daw ako hardworking. So parang sa sarili ko guys, nung una, parang naano yung pride ko. Pero nung inisip ko, parang totoo din talaga na parang mayroon din akong mali na porkit matagal na ako sa kanila. Balay na lang ako sa cellphone guys, hindi ko na nalilinis yung mga sulok-sulok. So this week, talagang binigyan ko siya ng effort, 100% effort, as in, kasi kayang-kaya mo naman linisin guys kapag sanay ka na, di ba? So as in, lininis ko yung mga lahat ng mga ano. And then, kahapon guys, nang message yung employer ko na na-appreciate daw na yung effort ko this week. So sabi niya, the next coming month daw, yung total increase ng salary ko daw is magiging 5-5 na siya, kasi nga sabi nga niya 5-3, and then after 6 months later daw saka daw niya gagawin 5-5. So dahil nagtampo nga ako, sabi niya keep this up daw yung pagiging ano ko sa bahay, at from time to time daw magbibigay siya ng extra. So 5-5 yung sahod plus bibigyan niya ako ng extra, pero hindi tayo mag-expect sa extra guys, ang importante dyan yung sahod natin. So masaya ako guys, at least okay na kami ng amo ko. And minsan pala guys, ang trabaho natin, ano hindi natin. Ngayon pala guys, hindi rin ako nagsisisi na nag-message ako sa amo ko nung last week about sa sahod. At least alam niya na kailangan natin ng increase, di ba? At least nasabi ko sa kanya. So, kahapon sabi niya magbibigay daw siya ng extra from time to time pag lagi kong inaayos yung trabaho ko sa bahay nila. Wow. So, masaya ako guys. Yan yung pangpasahog ko ngayon sa vlog ko about my breakfast. I just share a little bit good news about sa trabaho ko dito sa Macau as a domestic helper. Sa good news sa relasyon ko sa employer ko. So, yan yung vlog for today guys. And tapos na rin ako mag-breakfast guys. And ang dami kong dal-dal. So, ay, hindi pa pala ubos yung tiko. Thanks for watching. And tatapusin ko na yung vlog ko today guys, kasi tapos na ako mag-breakfast. And then higa ulit guys. Ganito yung buhay dito sa Macau kapag meron kang boarding house, kasi hindi mo na kailangan. Iba kasi pag stay-in guys, di ba kapag stay-in isa pilitan ka talagang lalabas para mag-day off, kasi hindi ka naman pwedeng magtambay sa bahay ng employer. So iba kapag stay out, may time ka talagang matulog. Parang mainit. Ini kan.
Bye guys. Thank you for watching. Bye. Paano ngayon? Stop.